Huwag niyong limahin na sa mga kayo! Sadaling yun namin! Hindi namin kalaban ng CCP! Ganyo pwede kibayin na si Atras! Hinahap ko lang! Kasi bigyan! Atras kayo lahat! Kibayin niya! Brother Chen, di ko inisip kailanman nawawa sa akin ng CCP ang mga Three Self Church na sila mismo ang nagtatag. Lampas pa sa kabaliwan ng pagpapahirap ng CCP sa mga Kristiyano eh. Gagamit sila ng kahit na ano. Bukas hanapin natin si Brother Chen at ituro sa kanya ang ebanghelyo. Masamang balita! Parating ang mga pulis! Giniba na ang simbahan. Bakit hindi tayo pinrotektahan ng Panginoon? Naaalala ko ang isang brother na nananalig sa makapangyarihang Diyos. Noon sabi niya sa akin, maling sumapi sa Three Self Church. Ano bang mali ron? Masyadong nilalabanan ng CCP ang Diyos. Pero matagal na natin pinagdarasal ang gobyerno. Naaayon ba yung sa kalooban ng Panginoon? Sabi sa Biblia, ang mga kapangyarihang Diyos ay hinirang ng Diyos. CCP ang namumuno kapangyarihan. At ang pagsunod doon ay lubos na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng kumatawan sa mga salita niya yung pahayag ni Pablong dapat tayong sumunod sa mga may kapangyarihan. Di sinabi ng Panginoong Hesus na dapat sundin ng mga tao ang may kapangyarihan. Ateistang partido ang CCP. Kung mga ateista ang may kapangyarihan, si Satanas ang may kapangyarihan. Di sinabi ng Diyos na dapat nating sundin si Satanas. Palagay ko, tama ang landas na pinili niya. Kung gayon, gusto ko marinig ang kahulugan sa iyo ng turo ng Panginoong Hesus na ibigin niyo ang inyong mga kaaway at idalangin niyo ang mga nanguusik sa inyo. Sino ba yung ibig niyang sabihin ng mga kaaway? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, anumang napakasamang namumunong kapangyarihan o makamundong mga hari ng mga diablo na lumaban sa Diyos ay pinarusahan niya. Walang awa ang Diyos sa kanilang lahat, tanging mga sumpa at pagwasak lang. Base rito, makatitiyak tayong ang kaaway na binanggit ng Panginoong Hesus na dapat nating mahalin ay di si Satanas at mga diablo, ni hindi sila ang napakasamang namumunong kapangyarihang naging kaaway ng Diyos. Sinasabi ng mga kapangyarihan Diyos, maaari ka pa rin makipagmabutihan sa mga demonyong yan ngayon at magbigay diin sa konsensya at pagmamahal sa mga demonyong ito. Hindi ba ito itinuturing na pagpapalawak ng magagandang intensyon kay Satanas? Hindi ba ito itinuturing na pakikipag-ugnayan sa mga demonyo? Giniba na ang simbahan niyo, nananaghoy kayo sa kalangitan, humihikbi kayo at nagngangalit ang inyong mga ngipin. At walang katapusan ang panghihinayang nyo. Yan ang mga resulta ng pagdarasal na pagbalain ng CCP.